Para sa first Governor's Cup Intertown Basketball Update, isinalba ni Alistair Roy Salvatierra, point of guard ng San Leonardo ang laban sa pagitan ng San Isidro matapos umiscore ng dalawang mahalagang free throws sa pagtatapos ng oras tungo sa score ng 94-93. Nagtagumpay ang team San Leonardo ng South District na depensahan ang kanilang kartadang 8-0 sa first Governor's Cup Intertown Basketball Tournament kontra sa San Isidro. Matinding bakbakan ang ipinamalas ng mga manlalaro ng bawat koponan noong Sabado, unang araw sa buwan ng Agosto sa General Tino Gymnasium. Sa pamamagitan ni Concepcion, Salvatierra at Bagon, nagtulong-tulong ang mga key player ng San Leonardo upang hindi bumaba sa 10 puntos ang kalamangan simula first to third quarter. Subalit pagtungtong ng fourth quarter, nabuhayan ng loob ang team San Isidro dahilan upang dikitan nito ang kalamangan ng San Leonardo. Sa oras na 8 minutes and 3 seconds, bumaba na lamang sa 5 puntos ang lamang nito. Nakipagsabayan ang team San Isidro sa team San Leonardo matapos ma-foul out ni Gui Pestano, rebounder ng San Leonardo, at ma-injured si Harold Cumbe. Pinamunuan naman ni na Edgy Jejilus at Ronilo Gonzalez ng Team San Isidro ang pag-atake sa Team San Leonardo upang bumaba sa 3 puntos ang lamang 80-77 sa oras na 4 minutes and 14 seconds. Pinaulan na ni Jejilus ng 3-point shot ang kalaban at tuluyang dumikit sa score na 89-90 sa natitirang 39 seconds. Hindi nagpabaya ang Team San Leonardo at binawian ni Salvatierra ng 3-point shot para tumabla sa tropang San Isidro sa nalalabing 16.3 seconds sa score na 92. Nakakuha naman ng foul si Lenel Isip ng San Isidro kay Bagon, jersey number 16 ng San Leonardo, at binigyan ng 2 free throws si Isip. Ngunit nagmintis ang isang basket. Sa natitirang 6.8 seconds, itinawid pa ni Salvatierra ang bola at nakakuha ng foul mula kay Isip sa pagtatapos ng oras para sa fourth quarter. Pasok sa basket ang dalawang free throws na ibinigay kay Salvatierra at tuluyang naiwi ang panalo laban sa San Isidro. Ayon sa coach ng San Leonardo na si Coach Maniego, nahirapan sila nang pumasok ang fourth quarter at aminadong nahirapan sa Team San Isidro. Medyo nag-collapse kami nung fourth quarter dahil nawala yung key player namin na dalawa. Na-fouled out po yung isa tapos na-injury po yung Cumbe. Talaga po magaling yung San Isidro. Sabi ko nga po sa inyo, San Isidro ang nakikita namin na makakalaban namin malakas at mahirap. Pero ganun pa man din po, kami lumusot. Samantala, iba ang naging pananaw ng Team San Isidro sa naging tawag ng referee na si Ruel Peña, miyembro ng Samahan ng Basketbolista ng Pilipinas o SBP. Dapat pagka mga ganong crucial, hindi na itinatawag yung mga ganon eh. Masyadong dihado kami sa tawagan na yun. Although natalo kami, pero para sa mata ng tao, hindi kami natalo, kami panalo sa laban na yun. Nangyari na yan, focus na lang kami sa next game. Bawi na lang sa next game. Ipinaliwanag naman ni Referee Meg kinatawa ng SBP Nueva Ecija ang naging katayuan ng mga referee sa naging laban ng San Isidro at San Leonardo. Si Ref Ruel Peña po, SBP member din po yan. Ang ating referee ng SBP Nueva Ecija, siya po yung nakakita ng contact foul. Doon po rin sa laban ng San Isidro San Leonardo, yung team officiating po tsaka yung ating mga committee ay talaga po nga nag-usap-usap kami. At kung ano po yung tama, yun po yung ginawa namin. Unang-una nga po, ayaw namin mag-overrule kung ano lang po yung rules ng basketball. Yun lang po yung pinatupad namin. Sa ngayon, nangunguna ang San Leonardo na may 9 na panalo at wala pang talo. Susundan ng San Isidro na may 7 panalo at 1 talo. Bayan ng Bongabon at lungsod ng Kabanatuan na may 7 panalo at 2 talo. Gapan City na may 5 panalo at 3 talo, at Santa Rosa na may 4 na panalo at 4 na talo.